Nandito tayo sa Our Farm Republic sa mga Tarim, Pangasinan. Isa itong integrated farm at ayon sa Department of Agriculture Region 1, isa itong lugar na mapagkukunan ng magagandang kaalaman tungkol sa natural farming. Nakilala ko si Ms. Lea Santiago. Isa siyang dating politiko na nagpa siyang pamahalaan ng farm ng kanyang mga magulang simula pa noong 2010. Ito yun, yung parang pinaka-obvious lang for me was yung design ng farm mo. I mean, what's the concept behind it po? Gusto ko, every time na lalabas ako ng aking kwarto, paglabas ko sa farm, kada lakad ko, meron at meron na akong makakain. Makakain, may it be... Meron akong maamoy, meron akong malalasahan, yan. So makikita mo talagang halos lahat ng parts ng farm, no? Lahat edible. Productive. Yes, very productive. Oo. Gusto ko talaga yung walang naaaksi ang portion ng lupa. Yeah, that's so, very important. From the tree na pwedeng kumuha ng fruits to yung medyo may pagka-shrub na pwede kong kainin as gulay. Pwede pa rin. Hanggang dun sa mga nagko-crawl para walang masyadong damo. Napapakain ko sa hayop. So, yes. Basta yun, sa akin, practical, walang aksaya, hindi lang maganda sa mata, but it's pretty useful for me, for the animals, and even for the insects. Para sa ating unang putahe, naglibot ako sa farm para hanapin ang ating main ingredient. Malaki. The term lang na farm siya sa ayaw magutom, hindi ba dapat ganun talaga yung purpose ng farm? I believe so. Talagang yan yung pinopromote ko. Kasi nga, di ba, nakakalungkot isipin na may mga nadidinig tayo mga farmers na gugutom, walang pambili ng bigas, hindi makabili ng ulam. Sabi ko, bakit hindi kayo, ba't hindi kayo makapagtanim nang pwede nyo kainin all throughout the year? Dapat kayo, as a farmer, nandyan ang lupa, masipag lang kayo, hindi kayo magugutom. Paano po ba yung background ninyo? Was this always been your passion? Nako, matatawa ka. Kasi ang background ko is behavioral science. When I started farming, matindi pala yung relasyon ng dalawa. Why? Because, you know, not just people, yung tao lang ang may behavior. Hindi, na-realize ko, plants, animals, and insects, they have behavior. And nakatulong yun sa akin. Kasi like insects, isipin mo, bakit kaya itong insekto na to lagit dun at dun pumupunta? Yung mga insect pests na tinatawag na ang paborito na ng kainin ay halimbawa, talong. O, sabi ko, ano ba yung meron sa talong? Kulay violet, pag ang bulaklak niya, yellow. So, anong dapat ilagay? So, naglagay ako ng herb na iba yung amoy. Yeah. Basil, may basil na color violet. Apa. So, nagtanim ako noon. Yeah. So, itong insekto na to, pupunta siya doon sa field kasi alam niya, doon yung kainan niya. Tapos maamoy niya or mapupunta siya bigla doon sa basil. So, tatawag yan ng mga tropa niyang insekto. Yeah. Tropa peeps, batcha tayo dito kasi hindi na ito yung talungan. Yes. So, they do have behaviors. Mm-hmm. May specific season kung kailan sila nag-mimic. May specific season kung kailan sila talagang nakita mo dumadami. Even plants, ha? Minsan may isa akong plant na I think frustrated ako dun sa aming tumutubong vine ng pepper, black pepper. Dadadaanan ko yun lagi eh. Ang tagal niya mamunga. So one time, sabi ko, ikaw, malapit ka ng mategi. Nakita mo yung puno na yan. Meron akong trinim na katabi niya eh. Uh-huh. Ganyan ang gagawin ko sa'yo pag hindi ka pa nabuga. Yun na parang di, ewan ko, it worked. Pagkatapos kumain, muli kaming naglibot ni Ma'am Lea sa kanyang farm. At dito ko napansin ang isang klase ng sili na ngayon ko lang nakita. Okay. Ang variety nito ay Hawaiian chilies. Hawaiian, okay. Kala mo, hindi masyadong maanghang, pero... Oh, yun yung... Well, nadali ako nito eh. Maanghang, may kick. No? Tinigman ko siyang ganyan, parang... Ang sarap yung process na gawin. Yeah. Wow. Tapos ayan, marami po kayong flowers. Oo, to attract the pollinators. Dito sa Barangay Pakalat, mga Tarim, Pangasinan, matatagpuan ang Pakalat Dam. Sisilbi itong irigasyon sa mga kalapit na barangay na may taniman ng palay. Bukod dyan,
Sikat din itong pasyalan sa mga taga rito at mga turistang gustong magtampisaw sa malinaw nitong tubig. O kaya mag-camping. Excited na ang lumangoy! Bawat farm, merong kwento at ang istorya ng Our Farm Republic ay tungkol sa isang katauhang naghangad ng simpleng pamumuhay sa gitna ng kabukiran. Dahil sa kanyang kasipagan at pagiging malikhain, nakatuklas siya ng pamamaraan para ang mga magsasakang tulad niya mayroong maani umaraw man o umulan. Para ang gutom ay maipsan. Tunsod ng kanyang adikain, masasabi kong ako at ang farm to table, bahagi na rin ng kanyang hashtag, Team Always Busog.